Okay, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry, so help you God? Sir? Yes po. Thank you. Sir, the oath has been administered. Thank you. Okay, salamat, Comsec, at you may all take your seats now. Now we will proceed with the committee hearing proper. Comsec, have we distributed copies of the affidavit of Mr. Espinosa sa ating mga members? Still being reproduced, sir. Okay, so since we're still waiting for the copies to be distributed, Mr. Espinosa, ikaw ba ay may kasamang abogado? Yes po, Your Honor. May I know who are the counsel of Mr. Kerwin Espinosa? Can you please enter your appearance before the committee? Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, Your Honors. Counsel for Roland Kerwin Espinosa, I am Attorney Mark Antonite. Respectfully appearing, Your Honor. Okay, thank you. Good afternoon, Mr. Chair and the Honorable Committee. Attorney Raymond P. Palad appearing as counsel for Roland Espinosa. Morning po. Thank you, Attorney. So, okay, so let us proceed. Siguro, pwede bang umpisahan mo, Mr. Espinosa, kung ano ba ang yung pakay? Ano ba yung motibo kung bakit nandirito ka? At ikaw ay nagbigay ng sinumpaang salaysay sa committee ito? Ako po ay humihingi, Mr. Chair, sa opening statement ko na ginawa ko kagabi. Meron ka bang opening statement? Mahaba ba yan o maiksi? Maiksi lang to, Mr. Chair. Okay, sige. Please proceed. We will allow you to read your opening statement. At pagkatapos po niyan, tayo po ay magtatanong. Please proceed. Salamat po. Honorable Chairperson, Honorable Members of the Quadcom, magandang araw po. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa kagalang-galang na Quadcom sa inyong imbitasyon sa akin. Nagagalak ako na mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na makatulong sa inyong mga layunin. Kagaya ninyo po, gusto ko rin mabigyan ng kasagutan at hustisya ang mga nangyaring extrajudicial killing or EJK na nangyari noong nakaraang administrasyon. At kagaya ng marami, naging resource person ako. Ang aking ama at ang aking buong pamilya ay naging biktima ng EJK. Masakit po para sa akin, sa aminin na kabulastugan po ng aking kumalas na napakaraming inosenteng buhay. Ang ama ko po ay mabuting magsilbi sa aming mahal na lungsod ng Albuera. Ngunit ang kanyang mga magandang layunin ay hindi nagkaroon at kasatuparan dahil pinatay po siya. Kami sa pamilya namin at ang buong pamilya ng Albuera ay humingi ng hustisya sa nangyari sa kanyang pagkamatay. Naging biktima siya sa EJK. Sana po sa pagpunta ko dito ay makatulong po ako na matuldukan na ang isyong EJK at mapanagot ang mga dapat managot. Matagal na po ang panahon na aming hinihintay at alam ko ang aking ama saan man siya ngayon. At sumasalangit po siya, naghihintay din ng katarungan at humihingi din po ng tulong niyo. Salamat po ulit
sa pagkakataong nakadalo sa pagtitipon na ito naway makakamit namin at atin lahat ang katarungan at katotohanan sa napakasamang extrajudicial killings na nangyari sa ating bansa sa nakaraang administrasyon. Magandang araw po. Maraming salamat. Okay. Are you going to read your yung sinumpang saraysay? Hindi na po. Sasabihin ko na lang po. So we have heard the opening remarks of Kerwin Espinosa. So we'll be starting the questions. No. So who will be the Chairman, Mr. Chair? Dan? Yes. To our resource person, Mr. Espinosa, other than the opening remarks na binanggit mo, meron akong nakikitang sinumpang salaysay na pirmado mo. Imbis na basahin mo po ito, okay lang po ba na maikwento mo sa amin yung naging karanasan mo at ang nangyari sa inyong buhay? Okay lang po. Mr. Chairman, before we proceed with the query, yes. I think I just received this affidavit, no? And I'll be asking if the members have already have the copy of this. And siguro, better for him to read the 4 pages affidavit, or are we going to allow him to have an executive summary about this? With the indulgence of Congressman Dan Fernandez, I think it will be better if our resource persons naturally just narrate kung ano po ang ipinagdaanan niya, and I'm sure yun din naman po ang magiging ang affidavit niya ay magiging base ng kwento niya. So Mr. Chair, I submit on that, Mr. Chairman. Thank you very much. Sige, pakituloy-tuloy ka lang, Mr. Espinosa. Ito po ang mga nangyari sa amin at sa pamilya ko. Noong June 2016, nagbakasyon kami, kasama ko ang aking pamilya at ang mga anak. Nagpunta kami ng Malaysia para magbakasyon. At sa plano ko na manirahan na doon sa ibang bansa at maghanap ng trabaho, nabalitaan ko na lang habang nandoon ako sa Malaysia, mga last month of July, nabalitaan ko na lang yung papa ko na napasama sa narcolist. Sa narcolist ng ating Pangulo na si Rodrigo Roar Duterte. Nagkaroon sila ng meeting sa kanyang mga abogado noong July at nagresulta na pumunta sila sa Crame hindi para sumurrender. Nagpunta sila ng Crame para humingi ng tulong kay General Bato, na ngayon ay senador na po. At habang nandoon sila sa Crame, sinabihan siya na tawagan mo ang iyong anak para pauwiin dito sa bansa para sumurrender din kasi kasali sa listahan ang anak mo, na mas mabuti umuwi siya para maligtas. Pero sa totoo lang, habang nandoon ako sa ibang bansa, hindi sinabi ng papa ko, ng daddy ko, na nag-uusap kami sa telepono. Ang sabi niya sa akin, huwag kang umuwi dito sa Pilipinas. Bahala na daw na siya ang mamatay kaysa ako. Kasi naramdaman niya na may ibang plano at may masamang mangyari sa amin. Kaya doon siya tumira sa White House, sa tinitirahan ni General Bato. Noong Augusto siya pumunta doon.
pinauwi siya base sa kanyang tawag sa akin, pinauwi siya August 10. Nung umuwi siya, dumiretso na siya doon sa police station ng Albuera. Hindi na siya umuwi sa aming bahay. Habang nandoon siya, nagdaan ang mga ilang araw, may lumabas na search warrant doon sa bahay ng ancestral house namin. At yun, sinerve ang warrant na wala siya doon. At sinerve ang warrant, wala din ako kasi nandoon ako sa ibang bansa. Nung sinerve ang warrant, may nakuha daw, may nakita silang droga na 11 kilos at mga barel at pangpasabog. Kaya yun ang dahilan na napailan kami ng kaso. Nung napailan kami ng kaso, yun ang dahilan kung bakit inilipat siya sa provincial jail ng Baybay, Leyte. At ako naman, nahuli, ako naman may warrant of arrest na, sabi niya. Doon, hanggat maari, wag ka nang magpakita at wag kang umuwi dito sa Pilipinas. Kasi iba talaga ang pakiramdam ko. Baka isa sa atin ang mamatay. Kasi marami ng patayan na nangyari dito sa Pilipinas. So umiyak yung papa ko sa aming pag-uusap. Umiyak siya na nakikiusap, huwag mong pabayaan ang mga anak mo kung sakali may mangyaring masama sa ating dalawa. Umuwi na siya doon sa police station ng Albuera, month of August. August ba yun? So, lumabas yung warrant of arrest niya. Yun ang dahilan kung bakit na-transfer siya sa Baybay. Habang nandun siya sa Baybay, nag-file ang kanyang mga abogado na magpa-custody siya sa police station ng Albuera. Habang hinahantay niya ang motion niya sa court, may lumabas na naman na SW sa kanya. Lumabas ang SW na search warrant doon sa provincial jail ng Baybay. Sinerve sa kanya ang warrant. Narinig ng mga kasamahan niya sa doon sa loob ng kulungan na nagmamakaawa ang aking ama na, "Sir, huwag niyo po akong patayin." Pero wala, hindi biniliwala lang ang sinabi ng papa ko, pinutukan pa rin siya. May kasamahan siya doon sa loob ng selda na si Raul Yap. Tumulong sa kanya nung natamaan na. Yumakap sa ama ko, pero sinali din pagbaril si Raul Yap. Sa panahon na yon, dalawang patay sa loob ng provincial jail ng Baybay. So, tinawagan na lang ako. Tinawagan ako ng kapatid ko na nagbalita na patay na daw ang papa ko. So, nandoon ako sa ibang bansa, nahuli ako October 17, nahuli ako ng CID police ng Abu Dhabi. At nagtanong ako, ba't nyo ako hinuli
Ang sabi niya, ang sasagot sa akin, may problema daw ako sa aking bansa. So, dinala nila ako. At tinon over ako sa Interpol ng Abu Dhabi. So, doon, nagtanong naman ako ulit, ba't yung ako hinuli? Ang sinabi naman, may problema ka sa Pilipinas. So, wala akong komunikasyon doon. At kinabukasan, nilipat ako sa Al-Watba, Abu Dhabi Jail. So, nung nalipat ako, nagkaroon ako ng tsansa na makagamit ng telepono. Kasi ang telepono doon para sa lahat ng mga nakakulong. Tumawag ako dito sa Pilipinas sa aking kapatid. Nagtatanong ako, kailan ilibing ang papa ko, ang papa natin. Sabi ng kapatid ko, iburol natin si daddy. Isang buwan siyang nakaburol kasi hintayin pa yung mga kapatid niya na nandoon sa ibang bansa. So tuliro ako sa panahon na yon. Gumawa ako ng request na ibalik ako dito sa Pilipinas para harapin ang problema. So dinala ako nung nabalik ako dito sa Pilipinas November 17. So dumating ako ng around 11 p.m. or more or less. Sinundo ako ng mga kapulisan dito sa atin. Ang sumundo sa akin si General Bato. Inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat si General Bato, nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila De Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. So, nanginig ako sa panahon na yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Yan po ay totoo. Hindi gawa-gawa to. Habang papunta kami sa Krami, pagdating ko doon, ang daming media. Nag-fingerprint ako dahil sa warrant na sinerve nila sa akin. Maya-maya, nagpa-presscon siya at ang mga kapulisan. Sinali ako. Tinuruan ako na humingi sa publiko ng tawad sa aking pagbibenta raw ng droga at humingi ng tawad kay Presidente Duterte. So, ginawa ko. Humingi ako ng tawad kay Presidente Duterte na bigyan ako ng pagkakataon na magbago. At
Sinabi ko pa noon, humanda kayo mga kasali sa droga, sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. May, hindi ko inano yung pangalan pa ni Ma'am Laila noon eh. Abangan nyo, sasabihin ko, yun ang pagkasabi ko sa Frescon. Abangan nyo, isiwalat ko lahat ng mga involved dito sa droga sa Pilipinas sa aking nalalaman. So, naputol na yun kasi pinahinto ako na magsalita. Binalik ako sa EIDG, sa opisina ng EIDG, kasi doon ako nakadetain. After 2 days, binalikan ako ni Senator Bato de la Rosa. Kinausap ako tungkol sa footage ng CCTV sa Celan Hotel. Ang hotel na yon ay pagmamay-ari ng pamilyang Espinosa. Nung hinanap niya ang hard drive, sabi ko, nandoon kay Juby Espinido. Siya ang kumuha. Pumasok dito, sabi ng mga empleyado. Nung binanggit ko na si Juby Espinido ang may hawak, denial niya si Juby Espinido at naka loudspeak ang cellphone niya. May cellphone siyang dalay. Naka-loudspeak at denial namin si Juby Espinido. At sumagot, pagsagot ni Juby Espinido, ang bungad niya na sagot, "Sir, good morning po, sir." Sinabi ni Bato, "Juby, sabi ni Kerwin at sa mga empleyado ng hotel, nasa iyo daw yung hard drive." Inami naman ni Espinido, "Oh sir, nandito sa akin. Nandito lang sa station." Kaya re-request ni Bato na ipadala sa Krami, sa opisina ng EIDG. At yun, pinakausap ako ni Sir Bato, ni Espinido, at sabi sa akin, "Kerwin, kailangan mong sumunod sa plano. Basta hindi ka sumunod, di ko musunod ko no, ang nahitabo sa akong amahan, maosay mahitabo kanako. Kung dili ako ang mamatay, usa sa ako ang pamilya ang mamatay. Ako, nisunod ko ninyo, sir. Maoy akong tubag." At sinabi ni Espinido, alam ni sir, kasi siya ang may utos sa akin na gagawin ko to sa inyong pamilya. So sabi naman ni Bato, nitingog si Juby na isali daw si Congressman Richard. Inko ni Juby, "Mahirap yung pinagawa mo, Sir Job. Alam naman natin na malinis si Congressman Richard. Si Richard Gomez. Basta isali mo lang." Pero nag-ano si Bato, "Basta ang siguraduin mo lang, di ba na ano yung pangalan mo kung sa yung sa dinawit sa testimony o sa affidavit doon sa Senado?" Sinabi ko na hindi kasali.
huwag niyang gawa ng problema. Kasi parang may ano siya eh, parang may galit siya noon kay Richard, kay Congressman Richard. Sinali, kaya sinali niya, pero walang katotohanan naman yun. At hindi nasali nung nag-testify ako sa Senado. Ang nasali lang si Ching Biloso, si General Luot, Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, at hindi ko na natandaan kung sino pa yung inuutos niya na isali. Pagkatapos doon, habang nandoon siya sa loob ng kwarto, nakikinig ang aking, narinig ng aking ina ang mga sinasabi niya. Pinatawagan niya, o denial niya si Dayan. Sabi niya, kausapin mo si Dayan. Ikaw, sino yan, sir? Yung driver bodyguard daw ni Ma'am Laila. Yung driver bodyguard ni Ma'am Laila. Kasi para magka para kanumi magkasinabot sa magkaintindihan sa gawing senaryo o salita doon sa Senado. Kasi kung nasubaybayan niyo 'yon, yung kay Dayan at yung sa akin magkaiba ng date. Magkaiba ng pizza. Kaya sabi niya, mag-usap kayong dalawa. Ayusin niyo yan. Kailangan magtugma ang mga pizza na nagkaroon ng tanggapan ng pera, drug money, sa dampa at sa mga lugar. Kasi nagkalain-lain ang amuang istorya sa ni Dayan Mr. Cherry. Magkaiba ang inyong kwento. Oh. Oh. So kinausap kami si Dayan, nag-away pa kayo, naglalis pa mi. Inko, Dayan, tarungon tani kay kung masipya tani, patay na gyud tani, luoy kayo atong mga anak. So, Mr. Chair, point of order. Yes, Congressman Suarez. Some of us are not as eloquent as you are when it comes to Bisaya. Maybe a colleague of ours can translate yung mga Bisaya terms na binanggit ni Kerwin para mas maintindihan po natin yung mga sinasabi niya dito po sa hearing. Sige, ulitin mo ulit yung sinabi mo, Mr. Espinosa, at itatranslate ko. Mr. Chair, tinawagan namin si Dayan. Kasi nahuli na si Dayan. Tinawagan namin ni General Bato sa panahon na yon. Tinawagan namin, tapos sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement, tarunga ang inyuhang statement nga magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera kasi magkaiba ang aming sinasabi. Sige, dahil magkaiba yung petsa at saka yung lugar ng kwento ni Kerwin at saka kwento ni Mr. Dayan, ang instruction sa kanila ni General Bato ay mag-usap sila para ayusin at magkatugma-tugma yung mga detalye nung kanilang narration. Sige. Para daw. Mr. Chair, clarification lang din. Yes, Congressman VG. Mr. Chair, I've noticed that the resource person mentioned Ching Biloso. That's the congressman. I understand that. But he also mentioned Richard Gomez. Is he referring Richard Gomez? And then he said another congressman, Richard. Is there another congressman? I mean, is there a third person? Or is just the same that... Because at that time, Richard is still a mayor. Hindi pa po congressman si Mayor Richard noon. Panahon na yon. Mayor pa siya sa Ormoc.
So two gusto, person lang yung sinabi order, mo kanina Mr. Chair. Richard Gomez is that's okay. The same person. Okay. So are you satisfied with the reply of Mr. Espinosa? He's just referring to two person, Ching Biloso as the congressman, and the referring of Richard, Congressman Richard, is the same as Mayor Richard Gomez, but he still not a congressman at that time. Sa katong panahon na dili pa siya congressman, si Congressman Richard, mayor pa ng Ormoc. Okay, thank you. Diba, okay. Ikaw, siguro mismo ikaw, na basa ni mo ang affidavit nga gipang papirmahan ni Juby sa mga tao nga nagtrabaho sa amo, ah? Okay, Mr. Chair. Sige, you can, dire-diretso ka na lang. Please, refrain from asking. You will have your time later unless a point of order is raised. And that is the only time that the chair will recognize you. If indeed it is a point of order. May I know what is the point of order, Congressman Abante? First of all, I think that Mr. Espinosa should always address the chair before he speaks. And that he ought to let the congressman finish his statement first. So may I also request, Mr. Chair, that before any questions can be asked, that Mr. Kerwin would be able to finish his narration. Okay, let me remind again the members present that the ground rules that we have set for the Quadcom hearings is, number one, we cannot interrupt our resource persons. Number two, no interjections will be entertained. And number three, if you wish to interpolate and ask questions to our resource persons, please signify your intention by asking the COMSEC to write your name in the list. As of the moment, we have a list of those who wants to interpolate Mr. Espinosa pagkatapos po ng kanyang salaysay. So we will now proceed. Please, mahaba pa ba yan, Mr. Espinosa? Mahaba-haba po to kasi hanggang katapusan, hanggang sa nagburol si Daddy. Yung nasa camp, grabe po ako, Mr. Chair. Sige, pero maiksi na lang to. Sige, pakibilis mo lang. At every time you will answer, you address the chair. Yes. Okay, sige. Maraming salamat. Pasensya na po, Mr. Chair. Yun. Nag-usap kami ni Dayan, pinansya namin yung dapat naming sabihin sa Senado para magtugma ang mga lugar, pizza, at kung ano pa. At pagkatapos nun, kinausap ako ni Sir Bato, yun na ang ilagay mo sa affidavit na kukunin ng mga PAO lawyer. So, after two days, nandoon na yung mga follower. Kinunan ako ng salaysay, at bago umalis si Sir Bato, sinabihan ako, ayusin mo ha kung ayaw mong may mangyari sa'yo. So, pagdaan ng dalawang araw, pumunta ang mga PAO lawyer para kunin ang salaysay ko. So, kung ano yung instruction na sinasabi niya at yung nagkausap kami ni Dayan, yun ang sinabi ko sa salaysay ko. At ginawan ko na lang ng mga kwento para kapaniwala, paniwala. Pero walang katotohanan po yun lahat. So, natapos ako kinuna ng salaysay. Nag-testify ako sa Senado. At
yung nabanggit ko kanina ng Ching Biloso, nakaharap ko rin pati si Ma'am Laila. Para akong mura kog matunaw nga muatubang nila kay wala dili man mi kaila. Para daw siyang matutunan no nagkaharap sila kasi hindi daw sila magkakilala. Na ginawan ko sila ng mga kwento na isali sa kalakaran sa droga at mga protector. So, na-clear yung sinabi ko na hindi kasali si Mr. Ching Biloso, pati si Ma'am Laila lang talaga ang napuruhan. Kasi yun naman talaga ang target nila na i-pin down si Ma'am Laila. So, after noon, binalik ako sa Senado. Pagkaraan ng isang araw, nagtaka na lang ako, may dumating na pare, at pinakumpisal ako. Gipakumpisal ko sa pare. So, pumunta kami sa usa ka kwarto, matong nangutana ko sa pare. Pader, ikaw ra ni ari para pakumpisalon ko nimo. Na dili request ni sa mga pulis nga pareon ko para pakumpisalon. Okay, tinanong daw niya yung pare, no? Na kasi nagulat siya at meron dumating na pare. So, nagpunta raw sila sa isang kwarto, tinanong niya yung pare, "Pader, pinapunta ka ba dito? Ikaw ba yung pinapunta para magkumpisal ako?" So, kinabahan ako kasi kaming mga Bisaya, pag pinakumpisal ang isang tao, ang kasunod doon, mga minuto na lang, mamatay na. Samantalang malakas pa ako. So, nag-isip na ako. Isusunod na siguro ako nitong mga pulis na to sa nangyari sa papa ko. So, natapos yung pagkumpisal, bumalik naman yung mga pao. Inayos naman yung testimonya ko sa Senado. Dinagdagan kasi may kulang daw at may mali-mali. Kasi sa una pa lang, pinatawagan na sa akin si Dayan denial ni General Bato, si Dayan, nga giingnan mi nga iparihas ang amuang pizza o ang mga oras para aniwala. So, nauna na ko nga patay ko kay naisayop. Mao siguro ipakumpisal ko. Sabi niya, kasi mayroong mali doon sa kanilang salaysay ni Ronnie Dayan, naisip daw niya na, "Nako, patay na ako kasi meron akong mali." At yun, bumalik na naman ako ng Senado, nag-hearing ulit. Ang pinag-usapan naman ang pagpatay ng papa ko, ang mga involved. Messenger, si ang mga involved, sila si Colonel Marcos, sila Raraga, pero sa totoo lang na ngayon, matagal na yun, tanggap ko na nangyayari yun. At alam ko naman, nagawa lang nila yun dahil may instruction, sa pagkaintindi ko sa akin sarili ha, may inutusan lang sila, instruction galing sa taas. Kasi magkaibigan kami ng mga pulis na yun eh. Siguro wala silang magawa dahil utos. Kaya nagawa nilang yung operation na yun na i-pin down ang papa ko. Pero Mr. Chair, please allow me to Sir Marcos. Sir, pasensya na sa mga emotion sa panahon nga pagkamatay sa kong papa, sir. Nakarealize ko
nga sa akong kaugalingon, kamong tanang involved sa operation ato, naka-realize ko nga nisunod rasugod siguro mo sa instruction sa taas ninyo. Okay, dali lang. I-translate muna natin. So, ang sinasabi ni Mr. Espinosa, humingi siya ng dispensa kay Colonel Marcos. Opo. Dahil alam naman daw niya na sumusunod lang si Colonel Marcos doon sa mga superiors niya kung kaya nangyari yung sa papa niya. So sige, please continue. So tanggap naman natin kahit anong gawin ko pa. Patay na yung papa ko. At ang hangad ko lang kung bakit ako nagpakita dito sa Quadcom, nagbaka sakali ako na makamit namin ang hustisya ng aking ama nung siya ay pinatay sa loob ng kulungan. So nagharap-harap kami nila Sir Marcos, nila Sir Laraga. Pero sa panahon na yon, nadala lang ako sa emosyon. Kaya kung napansin nyo, iba ang pananalita ko. But I realize while nakapiit ako doon sa kulungan ng 7 taon, muntik pa akong namatay sa 7 taon na yon. Giatake ko. Nakasinati ko og atake sa kolesterol. Na inatake raw siya sa loob ng kulungan. Kaya medyo kuan akong sinultian mo pilit-pilit kay tungod giatake man ko. Kaya daw ganun yung kanyang salita, medyo parang pilipit daw. So Mr. Chair, Sir Marcos, peace na tayo, sir. Naintindihan ko na yung pangyayari. Siguro, sa sariling opinion ko, you're just following an order. O may tao sa likod mo, Mr. sa panahon Chair, na yon. Mr. Chair, can we remind the resource person to address the chair on all the answers that you wanted to ano? Bago ka pumunta sa ibang tao dito, magpaalam ka muna dito sa... Opo. Okay, tapos ka na ba? Tapos okay, na. Okay, sige. Okay, so now that he has already concluded his statements, meron ho tayong listahan ng gusto pong magtanong kay Mr. Espinosa. And number one on the list is Congresswoman Jinky Luistro. You are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Before that, just a reminder, every member who wish to interpolate will be given 5 minutes, 10 minutes, I'm sorry. Yung 10 minutes na yon, hindi ho kasama yung reply nung sasagot. So, and no interjections. Let me reiterate that there are no interjections dito para magkaroon kayo ng enough na time para makapagtanong.